Eh, good morning mga kapatid. No, pupuntahan natin yung asong ano, dalawang gabi nang umiiyak dun sa kubo na parang hindi na pinupuntahan ng ano, ng may-ari. So, dahil dito mga kapatid, madaming sightings ng venomous snake, Philippine cobra. Kailangan nating magbota. Saka ito yung food niya. Nagpakain na rin kasi ako ng aso. Ayan, edi subukan na rin natin puntahan, no? Kabawa naman. Alam mo, shoutout, no, sa mga ganito. Lalo sa barangay. So, kaya ako dadaan. Kasi mga kapatid, sa mga ganitong pagkakataon, no, activated yung tinatawag nilang Animal Welfare Act. No, na dapat pag nag-alaga tayo ng mga hayop, hindi natin sila hinahayaang nagugutom or umiiyak ng ganyan. Unang-una, nakakaistorbo. Lakas ng iyak niya, hindi kami makatulog pag gabi. So, imposible naman mga kapatid na walang ibang nakakarinig, no? Sana mabato man lang sa barangay. Or yung barangay mismo yung pumunta para i-check yung kalagayan ng aso. Ayun mga kapatid, malayo-layo. Yung bahay namin doon, yun yung bahay namin. Tatawid ka ng kabukiran para pupuntahan natin. Ito tayo dumaan. So again mga kapatid, pag nagpupunta tayo sa mga ganito, better nakabota. Ayan. Kasi sa ganitong mga lugar, lalo na palayan mga kapatid, ay hindi may iwasang may mga venomous snake, no? Especially cobra. Yan, siguro it's time to shout out na rin mga kapatid sa government. Kasi dito sa amin, hindi ako sigurado kung may anti-venom. Kasi nag-inquire na tayo mga 5 months ago, naubusan daw po. So, pag nakagat ka ng cobra kasi mga kapatid, ano yan, 30 minutes yung pinaka-critical. So, sa loob ng 30 minutes, dapat ano, matusukan ka na ng anti-venom or else, malaki yung chance na ikamatay mo ito. Ang tao ba? So, maganda sana kung may tao. Kasi ano ito, ikulungan ito mga kapatid na ano. Kulungan ng baboy. Kung wala ng baboy. Okay. So, nakalak. Yan po yung ano, yung bahay na may umiiyak na aso. Dito sila. Ayan o. Ito malamang yung umiiyak mga kapatid, no? Dalawa pala yung aso dito.
So may aso din pala dito. Ayan, paalala mga kapatid, no? Huwag nating pabayaan yung mga alaga nating aso. Kawawa naman. Dalawang gabi nang iyak sila ng iyak. Pagod tuloy ako. So balik na tayo mga kapatid. Yun, hindi lang tayo busy sa work natin kanina. Kaya nagawa natin ng paraan no, na pupunta rito. At mabisita. Ito mga kapatid yung aming probinsya. Ayan. Aurora. So balik na tayo. Ayan, nabigyan natin ng konting food. So sana mamayang gabi eh wala nang mag-iiyak. Nakakaano rin kasi ah. Nakakaistorbo sa pagtulog na may narinig ako umiiyak na aso. Siyempre, pag may mga umiiyak na aso mga kapatid, alam naman natin yung mga aso din eh madadamay. So yung mga aso naming apat nag-iingay din. Uy, gaganda na ng ano? Gaganda na ng palay nila oh. Dito mga kapatid sa amin, all year round yung tubig. So, kahit di ka titigil sa pagsasaka, okay lang. Kasi madaming tubig. Nagagaling ho sa bundok. Ayan. Ito yung tinatawag naming aripit. Ayan mga nakukuha dyan mga kapatid na abundant. Bunnet or kung tawagin ay ano ang tawag na ito bukbukaig dito sa amin. So daming manok dito. Ayan. Sad to say yung dalawang babaeng manok ko tsaka isang lalaki sa hindi ko malamang kadahilanan biglang nagngingisay at namatay yung tatlo. I think na lason. Kasi sabay-sabay sila eh. So ang natira na lang mga kapatid ay yan. Isang pabo. Yan. Yung tumatakbo na yan. Tsaka itim. Itim na babaeng manok. Sige lang mga kapatid. Pag may nakita tayong ano, pwede naman nating gawa ng paraan. Puntahan na natin. Ito rin yung aking taniman. Ayan. Ayan yung ginagawa ko pag wala akong ginagawa. Hi, Pro. Ayan yung aming aso. Hi, Pro. Si Pro. Si Proyo. Ayan yung aking mga tanim. Ayan. Ayan po yung aming harap ng bahay. Hindi ko na ipapakita yung aming kubo. Ayan. Yun lang po. Pagod, God bless.